Ayon sa feng shui at vastu, ang mga lucky bamboo ay may sobrang taas na enerhiya at nagdudulot ng swerte. Ang mga ito ay mas napaganda pa sa paglipas ng panahon para gawing mainam ang paglaki nito sa loob ng bahay. Sa ngayon, ang mga tao na mahilig sa paghahalaman ay may malawak na pagpipilian pagdating sa laki at hugis nito. Sa video na ito, ating alamin kung saan ba dapat ipwesto at ang wastong bilang ng stocks nito ayon sa feng shui upang mas maging panghatak ito ng swerte sa loob ng iyong bahay para sa 2024. Kung ngayon ka pa lang sa channel na ito, huwag kalimutang i-like at i-share ang video na ito. Mag-subscribe ka na din at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga bago pa nating pampaswerte videos. Ano ba ang benepisyo ng paglalagay ng lucky bamboo sa bahay ka, Laurel? Ang bamboo plant ay orihinal na nagmula sa Southeast Asia na isa sa pinakamadaling alagaan na indoor plant. Naging popular ang halamang ito dahil sa mga benepisyo na ito. Natural na nililinis nito ang hangin. Nabubuhay ito kahit na sa hindi masyadong sikat ng araw. Nabubuhay din ito hanggang sa isang dekada basta ito ay nalalagyan ng malinis na tubig at katamtama na sikat ng araw. Ang katawan nito ay attractive o kaaya-aya sa mata at mainam na idagdag ito sa plant therapy mo. At ito din ay nagbibigay ng pakiramdam ng kapositibuhan, seguridad, good health, kayamanan at prosperidad. Saan ba mainam ipwesto ito para sa prosperidad sa bahay? Una, sa tabi o gilid ng main door sa labas o sa loob nito bilang panghatak ng swerte. Ang pinto kasi ay ang bibig ng enerhiya mula sa labas at papasok ng bahay. Pangalawa, sa pwesto kung saan kumakain ang buong pamilya, ilagay ito sa gitna ng dining table o hapagkainan para humatak ng abundance. Pangatlo, iwasan naman ito sa loob ng silid tulugan o bedroom dahil sa malakas na enerhiya na taglay nito na siyang hindi magdudulot ng relaxation. Pangapat, sa banyo sa taas ng toilet flush o sa gilid ng toilet sink para ma-neutralize ang negatibong enerhiya dito. Panglima, sa kusina, sa pagitan o gitna ng isang water at fire feature tulad ng kalan at lababo o oven at refrigerator bilang tagapagitan sa mga naglalabang enerhiya na taglay ng mga ito. Pang-anim, ilagay din ito sa taas ng ref at cabinet kung saan may stagnant energy. Pang-pito, sa opisina, ilagay ito sa office desk o study room para sa tagumpay sa pag-aaral at abundance sa pera. Pang-walo, ilagay ito sa sentro ng living room sa ibabaw ng mesa para maging pangontra sa sharp chi mula sa mga patusok na sulok ng mga bagay na mayroon dito. Ito ay para sa kasaganahan at harmonious relationship. Ngayon, ay kung may nagregalo nito sa iyo o ikaw mismo ang bumili nito para sa sarili, narito naman ang mga intensyon at sinisimbolo na swerte o good luck ng lucky bamboo base sa bilang ng stocks o katawan nito. Ang isa ay para sa simula, pagkakaisa at swerte. Ang dalawa ay para sa pag-ibig, dobleng swerte, at ito ay popular sa mag-asawa dahil sumisimbolo ito sa kabalansehan at harmony sa relasyon. Ang tatlo ay para sa kaligayahan, kayamanan at mahabang buhay. Ang apat na stocks o katawan ng lucky bamboo ay hindi inirerekomenda dahil ang apat ay nangangahulugang kamatayan sa wikang Chino. Ang lima ay para sa kabalansehan ng buhay dahil tumutukoy ito sa limang elemento na wood, fire, earth at metal. Ang anim ay para sa career at education enhancement. Ang pito ay para sa good health at well-being. Ang walo ay para sa abundance. At ang siyam naman ay para sa completeness at overall prosperity. Alalahanin na sa poong may kapal pa din
nagmumula ang lahat ng pagpapala, ang kasipagan at ang kabutihan sa ating kapwa kasabay ng buo mong pananalig sa may kapal. Ang siya pa rin na dapat ay manaig. Ang mga ito ay mga gabay lamang. This is Erfidel Rosario. Thank you for watching.